Chantal's POV. Kumarap-kurap ako na maramdaman ang pag-iinit na sulok ng aking mga mata. Mas dinanan ko ang pagyam sa aking mga kamay para doon ibuhos ang lahat ng emosyon. Kumahaba ng siguro ngayon ang mga hokoy, baka dumugo na ito. I remember the first time me and Araceli did this. May oras noon sa school na palibutan kami ng mga bullies. At dahil mga bata pa kami at di pa kayang lumaban, itinago na lang namin ang pagiging mahina sa pamamagitan ng pagkuyom. Imbes na umiyak, ganito na lang ang ginagawa namin para iwasan pagkawala ng mga luha na dulot ng masasakit na emosyon. Napalunok ako nang tingalain ako ng madilim at galit ng mga mata ni Ariel. Pero imbes na matakot, buong tapang ko siyang salulubo ng tingin. I am not backing down. That is not my personality at kung sa kanya lang rin, ako susuko, kamumuhian ko lang sarili ko. What are you doing? Kuya, Chantal, sumusobra ka na. Malakas niyang sigaw na dahilan para maubos ang natitira kong pagbibigil. Riri, Ariel, sa akin ba pa sinabi yan? Hindi ba't kayong sumusobra dahil sa patuloy niyang panghihimasok sa buhay ko? Kahit na malinaw namang ayaw ko sa inyo, ayaw ko makita kayo kahit sino sa inyo. Mas lalo pang nagigti ang kanyang pangasa narinig at kung di lang siguro mahigpit ang kapit ni Shera sa braso nito, baka nakatigim na ako. He looks so mad pero hindi ba dapat mas magalit siya sa pakialamera niyang kapatid? It is not my fault. Bakit sinabi ko ba na hanapin nila ako? Mas gusto ko pang mamatay mag-isa kaysa papasukin sila sa buhay ko. I will never do that. Wala ka man lang bang pinipili? Hindi pa ba sapat na lang kami ni Zach? Tinataboy mo? For God's sake, Chantal. Bata pa si Shera. Kumawala ang sarkasikong tawa sa aking bibig. Kaya nahinto siya. Oh, really? Kaya pala ilang beses na siyang nakapasok sa club? Ariel, may ideya ka ba kung ilang linggo na akong sinusundan ang kapatid mo? Mas lalo na lugmok ang mukha ni Shera nang balingan siya nito. Inalay ni Ariel na tumayo ang kapatid. Na makaayos sa itay, may binulong siyang hindi ko narinig. Pagkatapos ay muli akong binalingan. I said go to the car, Shera. Muli niyang hiyaw nang hindi ito umalis sa kanyang gilid. Kuya, hindi ko na uulitin, Shera. May pagbumanta ang sabi nito kaya walang nagawa ang babae kung di ang iwan kami. Hindi ko siya nilingon. Binigyan ni katiting ng simpatya dahil totoong wala akong pakialam sa kanya kahit na lumuha pa siya ng dugo. I don't like her. Silang lahat. Nang nawala na siya ay muling tumuon sa akin si Ariel na ngayon may galit pa rin pero hindi na aabot sa puntong gusto niya akong saktan o ano. Chantal, you don't have to do that. Ano ba talagang gusto niyo sa akin ha? Gusto niyo ba ipablotter ko pa kayo para lang tantaran niyo na ako? Nagpakawala siya ng isang malalim na paghinga. Hindi ko tinanggal ang pagdidig sa kanya. Baka sakaling matauhan siya at ipagkalat sa mga kapatid, ang mabuting balita ang hindi ko sila kailangan sa buhay ko. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Daddy kaya ka nagkaganyan. Pero hindi na yun mahalaga. Ang hiling ko lang sana kung ano man ang galit mo kay Daddy, sa amin mo nilang nazaka ibuntol at wag na kay Shera. Naningkit ang mga mata ko sa narinig. How dare him say that? Paano niya nagagawang banggitin ang lahat ng yun at mag-request pa? Ang mga sagot na gustong kumawala sa aking bibig, agad naputol dahil sa pagkakahawak niya sa akin. Ang lahat ng init na ramdaman ko gawa ng galit. Mabilis na palitan ng pananamig dahil sa kanyang kamay na ngayon nakapalupot na sa aking palapulsuhan. Please, Chantal. Sinubukan kong tagarin ang kamay niya, pero hindi niya ako hinayaang gawin yon. Let me go, Ariel. Please. Ako nilang kamuhian mo, wag si Shera. I said, let me go. Marahas kong hinawi ang kamay niya, pero imbes mabitawan lang ay kusa na naglag ang aking panga dahil sa muntikang pagkatamba ni Ariel dahil sa mabilis sa pagtulak ng lalaking di ko alam kung paano nakalipad papunta sa gawi namin. Cedric! Agad ko siyang pinigilan na makitang susugurin pa niya ito. Cedric! Nagmamadaling umatras si Ariel na makita ang galit ng lalaking ngayon ay yakap ko na maawat lang. Fuck off! Matigas sa sambit ni Cedric. Nahiningal pa dahil sa mabilis sa pagresponde sa akin. Nagpalipat-lipat ang tingin sa amin ni Ariel pero dahil sa gulat, di naman kaagad nakapagsalita. Cedric, tara na! Tama na! Sabi ko habang pilit siyang hinihila papalayo. Ang kaninang halos pagsabog ng puso ko, parang matutuluyan na talaga. Lalo pat kahit na hindi ko nakikita ang mukhang mukha ni Cedric, damang-dama ko naman ang nag-uumapo niyang galit dahil sa naabutan. Dude, I am not! Shut up, Ariel! Mabilis kong putol sa kanya pagkatapos ay buong lakas na hinila ulit ang lalaking yakap ko. Na medyo may distansya na itsaka lang ako lumapit sa kanyang harapan. Let's go, Cedric. Please. Umuwi na lang tayo. Sige na. Nag-igting ang kanyang mapanga habang titig na titig pa rin sa lalaking nasa likuran ko kaya hindi na ako nagdalawang isip pang hawakan ang dibdib niya para lang mabaling sa akin ang kanyang atensyon.
I just want him to be out of this. Hindi niya kailangan malaman kung ano nangyayari at kung sino si Ariel dahil di na yun mahalaga. Zedric, sambit ko sa tonong punong-puno ng pagmamakaawa. Gusto ko nang umalis. Gusto ko nang lumayo at huwag nang mapalapit sa mga kalahi ni George. I want them gone. Hindi lang ngayon kundi sa mga susunod pang bukas. Kung saan lang pwede akong humiling ng instant na kahilingan yung talagang hihilingin ko. Napalun ako ko ng dahan-dahan, buwaba ang kanyang mga mata sa akin. Please, I plead again. Muli, si Zerjek na napalunok at pagkatapos sinuli ang mga kamay kong nasa kanyang katawan. Maingat niya kami relax sa kanyang likuran bago iniwan ang huling madiin na salita si Ariel. Stay away from her. Cedric, tara na. Muli ko siyang hinatak palayo. Kahit nahirapan akong hilahin si Cedric, nagawa ko pa rin hanggang marating namin ang kanyang sasakyan. Mabuti lang di naman sumagot si Ariel dahil kung hindi, baka isumpa ko na siya kung sakaling may mabanggit siya rito hindi naman dapat. Wala kaming imika na Cedric habang nasa biyahe, maliban sa ayaw kong maungkat sa naabutan niyang senaryo kanina. Wala rin akong gana dahil kahit wala na magkapatid sa harapan ko, natatanga pa rin ako sa mga nangyari. Naging abala si Cedric sa pagmamaneho at alam kong pakalma na rin sa galit. I'm sure marami siya maging katanungan mamaya, pero handa naman akong sagutin siya. Tahimik kaming pumasok sa loob ng bahay. Hinayaan ko siyang dumiretso sa couch habang ako naman dumiretso sa kusina para ka muna maiinom naming dalawa. Ilang minuto ako nagtagal doon dahil hindi ko alam kung paano sisimulan ang pagpapaliwanag at pagpapasalamat sa kanyang inilayo niya ako kay Ariel. Ngayon pa may inihahanda ko ng sarili ko sa gagawin. Maingat ko ang nilapag sa lamesa ang dala kong tubig sa kanyang harapan. Sorry, wala kasing kahit anong juice. May beer pa naman, gusto mo ba? Umayos si Cedric ng upo sa couch na natiling seryoso ang titig sa akin. Nag-iwas ako ng tingin. Nagsimula magsari ng tubig sa baso pagkatapos ay ibinigay sa kanya. Imbes sa harapang upuan niya maupo, minabuti kong tumabi na lang sa kanya dahil parang di ko kayang labanan ang kaseryosohan niya ngayon. Bahagya ako na kahinga ng maluwag nung tanggapan niya ang tubig na binigay ko. Sorry kung natagalan ako kanina. Inubos niya ang tubig na nasa baso bago ko harapin kaya naudot ang pagdagdag ko sa mga sinasabi niya. Are you okay? He asked gently. Pinagdiin ko ang aking mga labit sa katumango. Ayos lang. Imbis magsalita, tinitigan niya lang ako na parang hinuhuli ko ano talagang totoong nararamdaman ko ngayon na malayong malay sa pagiging maayos. Kahit wala na sila ni Ariel sa harapan ko, umuulit pa rin kasi sa utak ko ang mga nangyari at kung paano ko na sila mas lalong iiwasan ngayong may dumagdag pang Shera. Okay nga lang ako. Salamat ulit. Ginitian ko siya. He heaved a sigh. Who's that guy anyway? Pinagalitan ko ang sarili ko dahil unang pag-ungkat na Cedric pa lang. Kinabahan na naman ako. I smiled sweetly at him. He is no one. Customer lang yun sa club at saka minsan lang. Makulit talaga, lalo na kapag nakainom. But you don't have to worry about him. Kaya ko naman siya. Gumuhit ang pag-aalala sa kanyang mga mata sa kabila ng pagsabi kong huwag nang mag-isip tungkol kay Ariel. Hindi naman niya ako masasaktan, Cedric. Saka sigurado ako natatakot na yun sa'yo. Kaya hindi na talaga yung lalapit sa akin. Pinasigla ko ang boses ko kahit ang totoo'y malabong tantanan ako ni Ariel. Lalo na ngayong dami na rin ang kapatid niya sa sitwasyon naming magulo. Pakiramdam ko, bumibigat na naman ang dibdib ko habang iniisip si George. Sigurado naman akong hindi ito ang may pakana sa lahat, kaya narito ang mga kalahati niya at ginugulo ako. It's impossible dahil wala sa karakter niya ang ipahanap ang taong ipinagtabuyan niyang parang aso ilang taon na nakakalipas. Hey! Nagbaba ako ng tingin ng muling maramdaman ang pag-iinit ng mga sulok ng aking mga mata. Nakakainis na hindi ko naisip na nasa harapan ko ngayon si Cedric at dapat hindi ako naging ganito ka-emosyonal. I hate myself for being vulnerable. Huminga ako ng malalim. Buong tapa na nag-angat ang tingin para sa lubong ng kanyang nag-aalalang titig. Pinilit kong umiti ulit at maging maayos kahit ng totoo. Litong-lito naman ako para na namang dinudurog ang puso ko habang naiisip ang mga nangyari noon. I know our relationship may never be like your relationship with Araceli, but I want you to know that you can trust me. Automatic kong naiko yung mga aking mga kamay dahil sa seryosong pagkakasabi ni Cedric. Parang gusto kong mag-guilty dahil kahit na alam kong totoo namang pwede ko siyang pagkatiwalaan, hindi ko yun kayang gawin. I am touched by his thoughtfulness but I just can't trust someone that easy. Kahit papinsan na siya ni Araceli. Muli kong itinago ang lahat ng kalugmukang nararamdaman ko. I'm okay, Cedric. Maayos lang talaga ako.
Bigo ni Cedric na hinuli ang aking kamay. Kaya nanghihinang bumukas yun. Gawa na mainit niyang palad na kumulong dito. You can trust me, Chantal. Makikinig ako. Cedric? Napanunok siya dahil sa muli kong paguputol sa kanya. Sa pag-iling ko'y nakita kong bahagyang pag-igting ng kanyang panga. I want him to stop talking. Hindi, dahil ayoko siyang pagkatiwalaan. Kundi dahil sa bawat salita niya, ramdam ko, lumalalim ang pagiging emosyonal ko. At baka kapag nagpumilit pa siya, kusa na ako matalo ngayon. Baka kusa na akong malunod sa bigat ng nararamdaman ko, gawa ng halo-halong emosyon. Hindi ko na alam kung paano ko pa na kayang itago sa kanyang harapan. Kumurap-kurap ako, muling umiti para maiwasan ang patuloy na pagsalakay sa akin ng lungkot at sakit na gusto na naman akong parusahan. Pero nung makita ko ang matinding pag-aalala sa kanyang mga mata, parang doon ko na gustong maiyak. Mabilis kong kinagat ang gilid ng aking labi na naramdam ko. Ilang segundo na lang tutulo ng luha ko habang nakatitig sa kanya. Pinigilan kong kumarap dahil kapag ginawa ko yon, mag-uunahan ng pagtulo ng mga luha sa aking mga mata at ayoko makita niya iyon. Hindi rin sa kanya, hindi sa kahit sino, pero wala na akong magagawa dahil hindi ko na mapigilan ang pait sa aking kabuuan. Nilunok kong lahat ng bumara sa akin lang muna na maramdaman ko ang marahan niyang pagpisil sa aking kamay. I feel like I'm being tortured right now because it's clear that I can't escape him. Wala akong pa pwedeng gawin ngayon kundi ang maging mahina sa kanyang harapan. Kaya naman din ako nagdadalawang isip pang sabihin sa kanya ang mga salitang alam kong tanging paraan para matakasan kong lahat ng to bago pa mumukas muli ang kanyang bibig. Make love to me, Cedric. Please? Nanginginig kong sambit sa tonong puno-puno ng pagmamakaawa. I kissed him hard, fast, and with so much hunger. Kahit na ilang beses, Cedric, na sinubukang ihinto ang lahat dahil sa pag-aalala sa akin, hindi ko siya hinayaang gawin yon. Hindi ko hinayaang putulin niya ang hiling ko at nagpapasalamat ako natalo ko sa Cedric. Pinagbigyan niya ako dahil sa dali ko nakalimutan ang lahat ng mga bumabagabag sa akin. Natalo ng mga halik at bawat haplos niya ang lahat ng aking mga emosyon nagpapakita ng kahinaan. Maliban sa ilang turo ng duhang nakaalpas pa rin sa mata ko, hindi naman ako tuloy ang nilaman ng mga negatibong pakiramdam dahil sa ginagawa namin. Sa ilang minuto namin pagtatalik, sandali kong nakalimutan ang totoong nararamdaman ko, pero hindi naman iyon nawala. Alam kong kapag natapos ang lahat, mababasag ako, pero silang tabi ko yon at pinatapos na rin siya. Cedric, make love to me, good, and I'm thankful for that. Nang matapos siya, nagmadali ako umalis sa kanyang tabi para dumiretso sa banyo at doon ibuhos ang lahat ng kanina ko pang pinipigilan. Simula ang makita ang mga taong kahit anong pilit kong pagtataboy, hindi pa rin tumitigil. Ano ba kasi ang mahirap intindihin sa ayaw at hindi ko kailangan ng tulong nila? I am sure may mga pinag-aralan naman sila at kaya nilang intindihin yun. Pero bakit din nila magawa? I hate seeing them. I hate them being reminded of George. I hate everything about the old guy. At sa ginagawa nila ay gusto ko na rin kamuhian pang sarili ko. Sa kanilang presensya kasi, muli ko nakikita ang sarili kong ipagtatabuyan ng lalaking inaasahan kong tayong makakatulong sa akin. Umuulit sa utak kong lahat ng paghihirap na dinanas ko matapos ng gabing iyon. Ang lahat ng pangulila sa lahat ng nawala sa akin at pagbangon kahit na wala akong kinapitan. Lahat-lahat? Chantal? Mabilis kong pinatay ang naghihingan ng shower nang marinig ang boses si Cedric, pero hindi ako umalis sa tapat noon. Sandali na lang ako. Hindi ko na siya inintay pang magsalita. Muli kong binuksan ng hawak para ipagpatuloy ang pag-aayos. Hindi ko na iniisip ko na mamaga ang mata ko sa muling pagharap namin dalawa. Wala naman siya makukuhang sagot kaya nagtanong siya kung bakit ako umiiyak. Sorry, natagalan. Pagdidiin ko ang aking mga labi para tipid sa ngitian. Mabuti naman at mukhang nakikisama sa Cedric ngayon dahil imbes na kabuhat, suot niya ang kanyang boxers. Dumiin ang kanyang titig sa akin ngunit imbes na magsalita, sunod-sunod ko lang naramdaman ang mabilis niyang paghapit sa akin para bigyan ng isang mahigpit at nangaalong yakap. I felt my heart pounded at that. Pakiramdam ko hindi lang ang katawan kong niyakap at inalaw niya, kundi ang buo kong pagkatao. Kumurap-kurap ako nung muling mag-init ang mga sulok ng aking mga mata. Nang haplosin niya ang aking basang buhok, doon ako napapakapipkit. Ramdam ko ang pagiging komportable sa yakap niya na hindi ko na kailan pang sabihin kung anong problema ko dahil parang alam na niyang lahat. The way he touches my damp hair makes my heart cry for a little bit more. What are you doing, Cedric? He did not answer me. Tumilat ako at sinubukang igalaw ang mga kamay patungo sa kanyang likod pero hindi siya natinag. Cedric? Muli kong tanong pero imbes na sagutin ako,
Wala sa sariling nalunod ang aking mga katanungan, pabalik sa akin na lamunan nang maramdaman kong pagdiin niya sa akin, sa kanyang dibdib, kasabay ng marahang pagdampi ng kanyang lamis sa aking buhok. Sa ganong paraan niya ako sinagot, sa parang kahit na walang salita'y naiintindihan ko. Di man nawala ang kalituhan pero hindi na ako nakapagsalita dahil matapos niyang lumayo na bahagya sa akin at halikan ako sa noo, pinitawan niya rin ako at pagkatapos sumiret siya sa banyo para magayos. Di na ako nakaangal. Tulala ako niligpit ang kamang dinaanan na naman ng bagyo sa ilang minuto naming pagniniig. Kinakabahan ako umupo sa gilid nito nang maayos ko ng lahat. Hindi ko alam kung anong plano ni Cedric ngayong gabi, pero kung dito mas tutulog, ayos lang naman sa akin. He is welcome here. Napatayo ako nang makita siyang pumasok habang pinupunasan ng basang buhok at palapit sa kinaroroonan ko. Dito ka ba matutulog? Tanong ko dahil para na naman akong sinisilaban sa paraan ng pagtitig niya ngayon. Matapos tuyuin ang buhok at katawan, lumihis si Cedric para ko rin ang isang hanger na kasabit lang sa hawakan ng lubang cabinet ko. Sinampay ang tuwale doon bago ko balikan. How are you feeling? He asked instead of answering my question. Umatras ako at bumalik sa kama. Ayos lang naman ako. Bakit pa hindi ka naniniwala? Sinubukan ko pang tumawa. Paano ba naman sa lahat ng taong naging malapit sa akin, maliban kay Araceli, siya rin tong hirap akong paniwalaan. Para siyang si Araceli, ramdamang lahat ng nararamdaman ko, pati problema ko, kahit hindi ko pa naman sinasabi. There is really an Amarillo vibe in him. Just making sure. I nodded again. Sure na sure. Tumayo ako. Kumuha ng t-shirt na po pwede niyang isuot. Hindi ka ba nagugutom? Baka gusto mong kumain. Kain tayo. What do you want? Tanong ni Cedric habang sinusuot ang damit na binigay ko. Ha? Ikaw ba? Anong gusto mo? Tinitigan ko yung ref kung may laman pa at kung anong pwedeng mailuto. No. Tumayo na si Cedric at pagkatapos muling lumapit sa akin. Para ako nanliliit habang nakaharap sa kanya. Hindi ko na alam kung ilang beses ako nagpaubaya kay Cedric kahit na gusto kong tumanggi. I can't resist him. Inaamin kong sa karisma niya palang taro na ako. Huwag ka na magluto. Let's just eat outside. Saan magustong kumain? Napatawid ako ng tayo nang maramdaman ang paghuli niya sa aking kamay. Malambing niya pang dagdag. Tuloy ang sinasantabi ang nangyari kanina. Pero pwede namang huwag nang gumasa, Cedric. Saka I am tired. Alam ko ikaw rin. Ako na lang bibili kung ayaw mong sumama sa akin. Total, sandali lang naman ako. Nalaglag ang aking mga mata sa kamay niyang paulit-ulit pinipisa ng kamay ko. Pakiramdam ko'y hinahapros ang puso ko sa bawat galo ng kanyang kamay. Parang napupuno ng kung ano ang puso ko. Parang may pinupuno ng uka sa loob nito na hindi ko maipaliwanag. Gagastos ka pa? Napainig ako sa naisip. Pero imbes magpadala sa akin, umangat ng kanyang kamay patungo sa aking baba para maling itoon sa kanyang palingin ko. His lips curved a smile. Ano naman? Anda akong magastos, mabusog lamang kita. Automatic kong umarko na rin ang gilid ng labi ko dahil sa narinig. He is good, hindi lang sa kama, maging sa mga salita rin. At dito na po nagtatapos ang ating kabanata ng kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!